The safest place for a sleeper cell agent is to go back home. Yung home base niya. Safe na safe siya doon sa China. Kung itong si Alice Goh ay posibleng isang sleeper cell agent ng China na pinadala dito sa ating bansa. Pwede bang malaman kung sino itong former Chief NP? I'm concerned because I am a former Chief NP. Baka mamaya mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala pong kilala po ba ako? Nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. Ay, siniguro ko lang dahil baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former Chief NP na tumatanggap sa'yo ng pera. Laruhin ko lang ito. Kaduda-duda mga ito ah. Alamin natin kung totoo ang istorya. Madam Chair, we have here with us General Karamat, and I also agree with Senator Jinggoy. Ayaw natin madungisan yung pangalan ng ating kapulisan. Ayaw din nating just draw conclusion right away na merong ganito, merong ganyan. And we have heard a lot of rumors, etc. Pero this time, may mga affidavits, may mga na-interview po tayo na lumalabas yung pangalan ni General Karamat. And yung last hearing, lumabas din po yung pictures, etc. So in the name of fairness, perhaps Madam Chair, we can give a time and we let General Karamat also speak and defend himself. And at the same time, perhaps if he knows anything about all these rumors that even a former PNP chief is also part of this brouhaha, Your Honors. Please. Senator Joel, General Karamat, meron ba kayong gustong sabihin sa committee ito sa investigasyon namin? Madam Chairman and honorable members of this committee, good afternoon, sir. Sir, as for the information that there was an involvement of a former chief PNP, I haven't got any information regarding that on that matter, sir. Ma'am. Your Honor, you are a police commander of PNP Northern Luzon. When the time na nagkaroon po ng raid yung PAOK dito sa Zunyuan, is that correct, sir? No, Mr. Chair, I was in the criminal investigation and director of the CITG, Mr. Chair. Pero by that time po, may humingi ba sa inyong tulong? Or you heard about this raid, sir? Actually, when I was duly designated as the director of the CITG, we raided Pogo in Banban, the first time that the Pogo in Banban was raided. Kayo po yung nasa Northern Luzon, no? No, hindi po. No, Mr. Chair. I was the director, Mr. Chair. Yeah, so when the time came na yung PAOK TF po ang nag-raid, wala na po kayo? I was still the director of the CIDG, Mr. Chair. Yes. Were you informed about it? No, sir. Did they ask help from you? Did you give any advice to PAOK? I was been on leave. That's the reason why maybe I was not informed of the second raid in the Pogo in Banban, Mr. Kailan niyo po nalaman, sir, na ni-raid na? After I arrived, sir, from vacation, Mr. Chair. So after you arrived, when was that? A day or two after? Immediately after my vacation, Mr. Chair. So when was that, sir? Is that the same day that they raided or... I was still on leave when they conducted the raid, Mr. Chair. Opo, nung dumating na po kayo, mga ilang araw na po yun natapos yung raid? I think... Kahit estimate lang, sir. 3 to 4 days after the raid was conducted, Mr. Chair. And nagbigay ho kayo ng payo sa kanila because you said from the first raid, kasama ho kayo? Well, to be honest, Mr. Chair, I was upset. I was not informed. Okay. It was a slap on my face as the director of the CIDG.
and they used my men in that trade and they didn't bother to inform me, so I was upset. But I understand my men that they are just following orders from the chief PNP. So I helped them in their investigation. But even though, honestly, I was upset and I confronted the chief PNP why he didn't inform me of that raid. So Who was the chief PNP? General Acorda din, Mr. Chair, sir. You said you were upset. You claimed that it was a slap on your face. Pero nagbigay tulong pa rin po kayo. Is that correct? Anong tulong po yung binigay ninyo? I directed all my investigators to assist in filing the case against that in that Pogo operation. Sir, sabi niyo slap in your face because your men actually, yung mga tao po ninyo, yung kasamang nag-rig. Pero ang pagkakaalam ko po, Madam Chair, ang CIDG-NCR po ang tumulong sa PAOK, hindi yung sa regional. Is that correct? CIDG-NCR is still under my command, yes, Mr. Chair. Yes, but not from the central zone. Yes, Mr. Chair. Oh, and this happened under your nose, so hindi nyo po alam ito when it happened? I don't know the wisdom of the chief PNP and the PAOK why they didn't inform me on during that operation. Maybe because I am on leave, Mr. Chair. Maybe you're on leave, or maybe, Your Honor, Madam Chair, it is because meron pong pangamba sa inyo that you are part of this. Is that something that you thought about, sir? I talk to the then former chief PNP that if he doesn't trust me, he could immediately relieve me from the as director of the CIDG. I confronted the former chief PNP, kung wala ka nang tiwala sa akin, alisin mo na ako. And when you confronted him, did he mention na kaya hindi ka in-inform is because you might be part of this? Hindi na, ang sabi niya lang, nawala sa isip niya dahil nasa live ka naman. So, hindi ko na alam kung sabi niya, sir. Sir, ano yung connection po ninyo? Kasi last time pinakita yung picture niyo with JP Samson. Anong connection niyo po sa kanya? Magkaibigan po kayo? Actually, JP Samson, nung unang tinanong yan sa akin sa Kongreso, hindi ko matandaan yung pangalan. But when the pinakita yung picture sa screen, I remember him. And then pinakilala lang sa akin as GP Taba or GP Baliwag kasi siya po yung may-ari ng Baliwag Litson. And that was the first time I saw him, Mr. Chair. So hindi kayo matagal nang magkakilala? Wala kayong pinagsamahan na anumang perhaps business interest or anything, sir? No, Mr. Chair. That was the first time I saw that guy, Mr. Chair. Sir, may mga last na lang po, Madam Chair, no? May mga binanggit before na when it comes to issuing a search warrant, merong advice from PAOK, from CIDG, I don't know who it is, advise them not to apply for a search warrant to raid Zone U1 Pogo in Bamban. Are you aware of this, sir? I do not. I'm not aware of that information, sir. You will never advise anyone, specifically PAOK, not to apply for a search warrant in Zone U1, Your Honor. Just for the record. Wala pong ganyan, sir, at hindi ko po under ang PAOK. So, ang director ng CIDG have no power or no reason to dictate. Yes, that's why my question is, yes, there is no advice whatsoever coming from your... That's correct, Mr. Chairman. Thank you, Madam Chair, and perhaps we'll ask PAOK later on, yes, during my time. Thank you. Salamat, Senator Joel. Alice, si Wesley Go is your brother. Am I correct? Opo. Ngayon, there is an information na pagkasama sila ni Wang Ziyang ngayon somewhere, kung nasa Hong Kong or sa Singapore ba? Are you comfortable with that information? Na magkasama silang dalawa? Sen, honestly, wala po akong idea po. Hindi ko po alam kung magkasama sila. Asking about the idea. Okay, being your brother,
itong si Wisligo, komportable ka na magkasama sila ni Wang Ziyang doon sa ibang bansa? I assume po hindi po sila magkasama. Hindi pa ako comfortable po. Ganting kasama. Magkasama sila. Komportable ka, hindi? Hindi. We know the reason why. We are helping you here. Opo, sorry po. I refuse to answer po. Hindi ka komportable? Hindi pa ako comfortable po na sabihin po. Pero hindi pa ako comfortable po na magkasama po. Magkasama sila. Okay. Thank you. Next question, Alice. Kung hindi ka na-aristo sa Indonesia, anong next plan mo dapat? Halimbawa, hindi ka pinakialaman ng Indonesian authorities. Anong next plan mo? What's your next move? Supposed to be your next move. Actually, honestly po, Sen, nag-uusap po kami na uwi na po ako dito sa Pilipinas. Uwi sa Pilipinas? Aharapin ko po at magpapaliwanag po ako. Wala kang plano na umuwing China? Ang plano ko po ay bumalik po dito sa Pilipinas po. Dito po ako uwi. How about China? Were you not entertaining that to going to China? China, wala po. So, at saka, Senator De La Rosa, if I may, sinabi mo, Kuha Ping, balak mo sana o gusto nyo sana bumalik dito at magpaliwanag. I highly encourage you to do that during this hearing. Magpaliwanag hanggat kaya mo. I think you know what I mean. Senator De La Rosa. I am just, asking this question because I was entertaining some conspiracy theorist putting forward the theory na itong si Alice Go ay posibleng isang sleeper cell agent ng China na pinadala dito sa ating bansa. Well, yun nga kaya ko tinanong kung gusto niyang next move niya from Indonesia is going home to China kasi the safest place for a sleeper cell agent is to go back home, yung home base niya. Safe na safe siya doon sa China kung if indeed she is a state agent of China. Kaya nga tinatanong ko, so wala kang balak pumunta ng China? Wala po, before po nangyari po yung sa Indonesia po, nag-uusap na po kami na consider ko po talaga na ang next move ko po ay babalik po ako dito sa Pilipinas. At saka sigurado. Senator De La Rosa, bago kayo magpatuloy, acknowledge ko lang yung pagdating ni Senator Bong Revilla na kasamang magtatanong sa susunod. Thank you. Senator De La Rosa. Kaya siguro ayaw mong pumuntang China dahil involved ka ng pogo. Siguradong katay ka sa gobyerno ng China pag umuwi ka doon. Dahil galit na galit ang gobyerno ng China against pogo. Am I correct? Sen, hindi po ako involved po sa Pogo. At in fact, yung tatay ko po nasa China po ngayon. Kung kami po... Whether you like it or not. Okay. Kung kami po ay involved like po, sana po. Hindi naman po, tama naman po kayo na galit po ang Chinese government po sa Pogo. And I galit think... Galit nga. Kaya kung pupunta ka ng China, talagang katay ka doon. Dahil galit na galit ang Chinese government sa Pogo. Hindi po yan ang reason kung bakit di pa ako pupunta ng China. Ang reason ko po, babalik po ako dito sa Pilipinas at magpapaliwanag ako dito at haharapin ko po kung ano man po yung mga allegation po. Correct. But you cannot remove the fact that ikaw ay involved sa Pogo. Whether you deny it or not, kaming lahat dito naniniwala talaga na involved ka sa Pogo. If, kung mag-insist ka, you can tell it to the Marines, not to the policeman. Wisligo is your brother. Am I correct? Opo. Ngayon, there is an information na magkasama sila ni Wang Ziyang ngayon somewhere, kung nasa Hong Kong or sa Singapore ba. Are you comfortable with that information na magkasama silang dalawa? Honestly, wala po akong idea po. Hindi ko po alam kung magkasama sila. Asking about the idea. Okay, being your brother,
itong si Wesley Go, komportable ka na magkasama sila ni Wang Ziyang doon sa ibang bansa? I assume po hindi pa sila magkasama. Hindi pa ako comfortable po. Granting kasama. Magkasama sila. Komportable ka, hindi? Hindi. May we know the reason why? We are helping you here. Opo, sorry po. I refuse to answer po. Hindi ka komportable? Hindi pa ako comfortable po na sabihin po. Pero hindi pa ako comfortable po na magkasama. Magkasama po sila. Okay. Thank you. Next question, Alice. Kung hindi ka na-aresto sa Indonesia, anong next plan mo dapat? Halimbawa, hindi ka pinakialaman ng Indonesian authorities. Anong next plan mo? What's your next move? Supposed to be your next move. Actually, honestly po, Sen, nag-uusap po kami na uwi na po ako dito sa Pilipinas. Uwi sa Pilipinas? Aharapin ko po at magpapaliwanag po ako. Wala kang plano na umuwing China? Ang plano ko po ay bumalik po dito sa Pilipinas po. Dito po ako uuwi. How about China? Were you entertaining that to going to China? China, wala po. So, at saka, Senator De La Rosa, if I may, sinabi niyo mo, Kuha Ping, balak mo sana, gusto niyo sana bumalik dito at magpaliwanag. I highly encourage you to do that during this hearing. Magpaliwanag hanggat kaya mo. I think you know what I mean. Senator De La Rosa. I'm just asking this question because I was entertaining some conspiracy theorist putting forward the theory na itong si Alice Go ay posibleng isang sleeper cell agent ng China na pinadala dito sa ating bansa. Well, yun nga kaya ko tinanong kung gusto niyang next move niya from Indonesia is going home to China kasi the safest place for a sleeper cell agent is to go back home, yung home base niya. Safe na safe siya doon sa China kung if indeed she is a state agent of China. Kaya nga tinatanong ko, so wala kang balak pumunta ng China? Wala po, before po nangyari po yung sa Indonesia po, nag-uusap na po kami ng na nag-uusap po na consider ko po talaga na ang next move ko po ay babalik po ako dito sa Pilipinas. At saka sigurado Senator De La Rosa, bago kayo magpatuloy, acknowledge ko lang yung pagdating ni Senator Bong Revilla na kasamang magtatanong sa susunod. Thank you. Senator De La Rosa. Kaya siguro ayaw mong pumuntang China dahil involved ka ng pogo. Siguradong katay ka sa gobyerno ng China pag umuwi ka doon. Dahil galit na galit ang gobyerno ng China against pogo. Am I correct? Sen, hindi po ako involved po sa Pogo. At in fact, yung tatay ko po nasa China po ngayon. Kung kami po... Whether you like it or not. Okay. Kung kami po ay involved like po sana po, hindi naman po ano eh, hindi naman, tama naman po kayo na galit po ang Chinese government po sa Pogo. And I Galit nga. Kaya kung pupunta ka ng China, talagang katay ka doon dahil galit na galit ang Chinese government sa Pogo. Hindi po yan ang reason kung bakit di pa ako pupunta ng China. Ang reason ko po, babalik po ako dito sa Pilipinas at magpapaliwanag ako dito at haharapin ko po kung ano man po yung mga allegation po. Correct. But you cannot remove the fact that ikaw ay involved sa Pogo. Whether you deny it or not, kaming lahat dito naniniwala talaga na involved ka sa Pogo. If, kung mag-insist ka, you can tell it to the Marines, not to the policeman. Okay. Next question. Merong sinabi si General, wala pa ako dito kaya, General Villanueva, retired General Villanueva, na meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya,
mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala pong kilala po ba ako? Nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. Before that, nag-meet ba tayo in person? Never po. Sigurado ka? Sigurado kahit po. Kahit selfie, selfie. May selfie ka sa akin? Selfie, I think wala po. Kahit nag-cruise mo lang tayo sa isang mall, nakita mo ako. Hindi mo ako nakita sa isang Hindi mall? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Ay, siniguro ko lang dahil baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former chief PNP na tumatanggap sa iyo ng pera. Laruhin ko lang ito. So, General Gonzales, pwede malaman from you kung sino yung former chief PNP na sinasabi niyo na tumatanggap ng monthly payroll from Alice Gu? Your Honor, I don't have any confirmation, but I'm sure you're not the one, I think so. Thank you. Thank you if I'm not the one. Yun lang, siniguro ko lang. Thank you, General Villanueva. Thank you for that information. Colleagues, hindi lang dating mayor ng Bamban ang sangkot sa questionableng mga negosyo. Pati mayor ng Suwal, Pangasinan, lumalabas na kasosyo rin niya. Ngayon, nakakakita pa din kami ng iba pang mga nakakagulat na transactions between Guo Huaping and the companies associated with Mayor Kalugay. And despite all the lies and evasive statements thrown around during this hearing, one important point has emerged that there is an allegation no less than a former chief PNP is implicated in the escape of Guo Huaping. Malaki po itong balita at nakakakilabot pakinggan. Tama nga na ang pogo money ay umabot na sa pinakamataas na baitang ng ating gobyerno kung totoo ito. Kung hindi natin pigilan ang salot na ito, baka tama nga na the next president, the next senators, the next local government leaders of our country are bankrolled ng pogo money. Di po namin lahat pahihintulutan nito. Hindi kami papayag na ang bayan natin ay maging pugad ng mga masasamang loob o maging playground ng mga pugante. Miss Sheila Guo, inihingi ko sa iyo, sana ay sumagot ka ng tapat. At kung totoong wala kang kasalanan, huwag ka matakot. Ituro yung mga taong malinaw naman na gumamit sa iyo. Guo Huaping, the committee has not lifted your contempt citation. We will continue to request your appearance from the Valenzuela Court for our succeeding hearings.